Mga kapatid sa pananampalataya, marami po ang naguutos ng mabuti. Alhamdulillah. Ngunit kaunti lang po ang nagbabawal ng masama. Malimit po ay nakikita natin yung masama, mungkar. Ngunit iniiiwas natin yung ating mata. Ayaw natin sitain. Kapag po pinanunood lang natin ang mungkar at walang nagsasalita, darating po ang parusa ng Allah. Kapahamakan. Sasambayan na iyan. Anang hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kinakailangan po ay ating pansinin. Napakarami na po ang mga mungkar na ating nakikita. Bumanggit lang din ng isa. Dahil kulang ang oras, isa lang na mungkar. Na malimit po gawin ng mga Muslim. At walang sumisita. Pati sa khutbah, walang sumisita. Mungkar ng sigarilyo. Ano po ang standard, latest, na hukum, ruling ng Islam tungkol sa sigarilyo? Ito ba ay haram, bawal, o ito ba ay makruh, hindi bawal? Kung hindi, hindi lang ka nais-nais na gawin. Mga kapatid, sa pananampalataya, kinakailangan maintindihan natin ang purpose ng khutbah na ito ay hindi para manakit ng damdamin. Ang ating ginagawa ay tungkulin lamang natin. Iparating sa inyo, kaya tayo tinatawag na the best nation. Itinuturo natin ang kabutihan, ipinagbabawal natin ang masama, at nananampalataya tayo sa Allah. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo ang pinaka the best na nasyon na pinalitaw kailanman sa sangkatauhan. Ipinag-uutos ninyo ang mabuti at ipinagbabawal ninyo ang masama at kayo ay nananampalataya sa Allah. So, ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalataya, trabaho lang. Itong ginagawa natin. Huwag sasama ang loob ng sinuman. Bato-bato sa langit. Magalit. Matamaan. Allahu Akbar. Hindi po ito winto-winto. Ang basis ng ating khutbah, number one, Quranul Karim. Number two, authentic na hadith. Number three, rulings ng mga ulama sa buong mundo. Number four, mga medical findings ng mga doctors, mga medical groups ng malalaki sa buong mundo. Unahin natin po ang rulings ng mga ulama tungkol sa sigarilyo. Pagkatapos isunod natin ang medical findings, then puntahan natin yung sinauna, bakit makruh? Then balikan natin ng mga ulama ngayon, bakit haram? Bakit magkaiba ang ruling ng 17th century ulama at ng 21st century ulama? Bakit nagkaiba? Ito po, bigyan natin ng paliwanag. Karamihan po ngayon sa mga ulama sa buong mundo, nagkakaisa na ang sigarilyo ay haram, bawal, hindi siya makruh. Nagkakaisa ang mga ulama ng Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hambali na ang sigarilyo ay hindi makruh. Kung hindi, ito po ay haram. Mismo ang Grand Mufti ng Saudi Arabia, yumaong Sheikh Bembas, nawa kahabagan ng Allah, ang kanyang ruling, haram. Ganun din ang kasalukuyang Grand Mufti ng Saudi Arabia, Sheikh Abdulaziz Ibn Abdullah Al-Sheikh, ang kanilang ruling, haram ang sigarilyo. Ganun din ang ruling ng Grand Mufti ng Egypt, Dr. Nasser Farid Wasil, ang kanyang ruling, haram ang sigarilyo. Ganon din po ang ruling ng Grand Imam ng Al-Azhar Mosque,
si Sheikh Gadul Haq Ali Gadul Haq, ang kanyang ruling, sigarilyo haram. Ganon din ang ruling ng Majlisi Ulama at ganon din ang Muhammadiyah ng bansang Indonesia. Mga ulama ito, ang ruling nila, ang sigarilyo haram, hindi makruh. Ganon din ang ruling ng Grand Ayatollah ng Islamic Republic of Iran, si Sheikh Mirza Siraji, ang kanyang ruling haram ang sigarilyo, hindi makruh. Ganon din ang ruling ng Malaysia National Fatwa Council. Iniisa-isa po natin yung mga malalaking ulama sa buong mundo. Ang ruling ng Malaysia National Ulama Council, hindi lamang ang sigarilyo ang haram, pati na yung electronic cigarette na discovery rin ng mga doktor ngayon na nagbibigay ng pinsala sa kalusugan. Haram din. Ganon din ang Grand Mufti. Puro ito mga Grand Mufti. Malalaking mga ulama. Grand Mufti ng Oman, Sheikh Ahmad bin Hamad Al-Khalil. Ang kanyang ruling, fatwa, haram ang sigarilyo. Ganon din po ang Supreme Council ng Darul Ifta ng Pilipinas, Grand Mufti Omar Pasigan. Ang kanyang ruling, haram ang sigarilyo. Ganon din po ang kilalang scholar sa buong mundo, kilalang kilala, Sheikh Yusuf Al-Qaradawi. Ang kanyang ruling, haram ang sigarilyo. Ganon din ang mga ulama ng Kuwait, mga ulama ng United Arab Emirates, mga ulama ng Pakistan, mga ulama ng Morocco, mga ulama ng Qatar, nawa kahabagan sila lahat ng Allah. Ruling po nila lahat ay ang sigarilyo haram, hindi makro. Bakit? Bakit noong 17th century ang ruling ay makro? Bakit ngayong 21st century, 300 years after, ang ruling, united, unified ruling ng mga ulama, ang sigarilyo haram? Bakit? Okay, ano ang kanilang patayan? Medical report ng malalaking medical group sa buong mundo, Africa, Europa, Amerika, Asia, Japan, malalaking mga medical groups nag-testify, nag-confirm na ito ang mga sakit na makukuha natin sa sigarilyo. Number one, ang sigarilyo ay sinisira ang ating mga pangunahing sangkap ng katawan, major organs ng katawan, nilalason, winawasak ng sigarilyo. Number two, hindi po ito wento-wento, ha? Medical reports itong ating ipinipresenta sa inyo. Number two, na report. Ang sigarilyo, kumpirmado ng mga doktor sa buong mundo, ang sigarilyo ay papunta sa cancer sa baga. Yang baga mo, makakanser yan, kapatid. Anumang haram na pinaharam ng Allah, anumang bagay na nakakasira ng katawan ay haram. Winawasak mong baga mo. Number three, ang sigarilyo, winawasak ang iyong mga ugat na daluyan ng dugo papunta sa iyong baga. Number four, ang sigarilyo ay lason na papunta sa kanser ng iyong puso. Allahu Akbar. Mga major organ, mga pangunahing sangkap ng katawan ng tao, winawasak, sinisira. Ito ay nadetermine, nakumpirmado ng mga malalaking grupo ng mga medical research at ito, dito ibinatay ng mga ulama. Ngayon, bakit nagkakaisa ang mga ulama sa buong mundo na ang sigarilyo ay haram? Number five, ang sigarilyo, yung usok na hinihitit mo, pumapasok sa iyong katawan, usok na binabara ang iyong mga ugat na daluyan ng dugo papunta sa iyong puso. Number six, binibigyan ka ng sakit, goiter, lalamunan, sinusitis sa paghinga, cerebral tumor, paralysis, hypertension, asthma, hepatitis, meningitis, kasama na ang impotence. Ano bang ibig sabihin ng impotence, bro? Hindi na tumitindig ang paninindigan ni Manoy. Yan ang ibig sabihin ng impotence. Kapag ang iyong paninindigan ay hindi na tumatayo, kapatid, may karapatan ng misis mo na pumunta ng Sharia Court, magipag-divorce. Marami po ang bro,
broken homes na ang dahilan si lalaki ay hindi na tumatayo ang paninindigan ni Manoy. At isa sa mga kadahilanan, sigarilyo. Impotence. Allahu Akbar. Number 7, na resulta ng sigarilyo na hindi natin pinapansin, pinanunood lang natin. Number 7, bad breath. Pinaka-minus na epekto ng sigarilyo, mabaho na hininga. Bad breath, Allahu Akbar. Kompirmado ng buong mundo, walang pwedeng umangal na anumang factory ng sigarilyo. Kung kaya lang nilang umangal, ididimanda nila ito mga doktor. Hindi nila may demanda, kompirmado 100% na ang sigarilyo, sisira ng katawan, na anumang sisira ng katawan ay haram. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala taktulu ang fusakum. At huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Yang paghihitit mo ng sigarilyo, unti-unti mong pinapatay ang iyong sarili. Pinapatay mo ang puso mo. Pinapatay mo ang baga mo. Pinapatay mo pagkalalaki mo. Anumang nakakasira ng katawan ay haram. Winawasak mo ang sarili mo. Wala tulku bi-aidikum ila tahluka. Allahu Akbar. At huwag ninyong itapon ang inyong mga sarili sa kapahamakan. Pinapahamak mo, kapatid, ang sarili mo sa sigarilyo. Basahin mo ang warning sa sigarilyo. Cigarette smoking is dangerous to your health. Ang pagsisigarilyo ay mapanganib sa iyong kalusugan. Nakalagay dyan yung mga picture ng mga namatay na inatake sa puso, nasirang puso, nasirang baga. Napakaraming nakalagay ng mga picture. Hindi ka pa rin matututo. Ngayon, kapag nilapitan mo yung kapatid mo na bumalasakit, kayo-kayo lang nakakarinig, pabulong pa, kasi baka ma-insulto. Nilapitan mo yung kapatid mo, sinabihan mo, bro, haram, sigarilyo. Sasagutin ka, bakit si Ustad Fulan naninigarilyo? Bakit si Alim Fulan naninigarilyo? Bakit si Maulana Fulan naninigarilyo? Bakit si Doktor Fulan naninigarilyo? Bakit si Sheikh Fulan naninigarilyo? Kung naninigarilyo mga ulama, bakit ako titigil magsigarilyo? Allahu Akbar. Ito po ang mapanganib, mga kapatid, sa pananampalataya. Ang ginagawa natin na dalil sa ating buhay, pamumuhay, gawain ng mga pagsamba sa Allah, ang ating ginagawa na dalil ay si Doktor, si Sheikh, si Maulana, si Ustad. Hindi ang Quran at ang Sunna ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa harap ng araw ng paghuhukom, kaya mong idahilan sa harapan ng Allah. Sasabihin mo, ya Allah, nagsigarilyo ako dahil si Pulan naninigarilyo, si Doktor naninigarilyo, si Sheikh naninigarilyo. Akala mo excuse ka? Hindi ka tutupukin sa apoy? Allahu Akbar. Ito pa ang katwiran nilang isa. Malimit natin marinig na katwiran. Sasabihin ng mama, bro, walang nakalagay sa Quran, sigarilyo, bawal. Bro, walang nakalagay sa hadith, sigarilyo, bawal. Allahu Akbar, subhanallah. Mayroong bang nakalagay sa Quran na shabu, bawal? May nakalagay ba sa hadith na ecstasy, bawal? Mayroong bang nakalagay sa Quran, marijuana, bawal? Mayroon bang nakalagay sa hadith, rugby, bawal? Ang mga yan ay nakakasira ng kalusugan. Ngunit, anuman ang nakakasira ng kalusugan, kapatid sa pananampalataya, kailanman hindi magiging halal. Yung binasa natin na ayah, wala taktulu ang fusakum, huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili. Pinapatay mo ang sarili mo sa pamagitan ng sigarilyo. Ngunit, hindi ka pa rin matututo. Allahu Akbar. Ngayon, balikan natin yung nakaraan. Bakit ang ruling ng mga ulama 17th century ay makruh? Kasi ipinagpipilitan ng mama, bro, makruh yan. Hindi yan haram. Bakit pagkaraan ng 300 taon, 21st century, ang ruling ay haram? Bakit? Bakit magkaiba? Okay. Nawa kahabagan ng Allah yung mga ulama noon.
Ngunit mayroong kaalaman ang 21st century scholars na hindi alam ng 17th century scholars. May kaalaman ka ngayon na paglipas ng 300, hindi mo alam. Alam ng mga taga panahon ng 300 taon. Hindi alam ng mga ulama noon na ang epekto ng sigarilyo ay lason sa baga, lason sa puso, lason sa pagkalalaki, lason sa iyong katawan. Ang tanging alam ng mga ulama noon na epekto ng sigarilyo ay bad breath. Dumating ang sigarilyo sa mga Muslim 17th century, panahon ng Ottoman Empire, Muslim Ottoman Empire. At ang kanilang ruling, makruh. Ang kanilang batayan, ang kanilang ruling, yung hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa sibuyas. Pag kumain ka ng sibuyas, huwag kang papasok ng masjid. Dahil yung katabi mo, sibuyas, bawang. Hindi sibuyas, bawang. Pag kumain ka ng bawang, huwag kang pumunta sa masjid dahil yung katabi mo hindi makahinga. Hindi makapag-concentrate magsala. So dito nila ibinatay sa hadith na ito, sino man, anong hadith, ang kumain ng masangsang na amoy na halaman na ito, tinutukoy, bawal, bawang, ay hindi dapat pumasok sa masjid. Authentic na hadith, Sahih Muslim, tinutukoy, bawang. So dito nila ibinatay ang kanilang ruling na ang sigarilyo ay makruh dahil ang tanging alam ng mga scholar noon, hindi pa advance ang medical research sa buong mundo, ang tanging alam ng mga scholar noon na epekto ng sigarilyo ay mabaw na hininga. Ngunit ngayon, nakonfirmado na sa buong mundo na ang resulta ng paninigarilyo ay lason sa iyong katawan, lason sa iyong baga, cancer ng iyong puso, nakakawasak ng iyong katawan. Ang ruling ng mga ulama ngayon, united sa buong mundo, sigarilyo ay haram. Hihirit ka pa rin. Sabi mo, hindi bro, makro pa rin ako. Ha? Eto, busisiin natin bawat usok. Alamin natin ano ulama ng bawat usok. Humihirit ka pa rin. Makro ka pa rin. Buong mundo ng mga ulama, nagkaisa ang ruling nila, haram ang sigarilyo. Tapos sasabihin ng makruh. Okay, busisiin natin. Bawat hitit mo na sigarilyo, anong laman ng usok? Isang hitit lang. Isang hitit. Anong laman ng usok? Ang laman ng usok, 4,000 na chemicals, na ang karamihan sa mga chemicals na ito ay cancer-leading chemicals. Papunta sa cancer. Number 2, na laman ng sigarilyo na hinihitit mo ay tinatawag na tar. Ano yung tar? Ang tar, naglalaman ng libu-libong laso na chemical kasama ng nitrogen oxide, ganun din ng hydrogen cyanide. Anong ibig sabihin bro ng nitrogen oxide? Malay namin, hydrogen cyanide. Para maintindihan mo kapatid, pinakasimpleng term, ang ibig sabihin ng nitrogen oxide, hydrogen cyanide, mga elementong papunta sa cancer ng baga mo, cancer ng puso mo, cancer ng pagkalalaki mo. Number 3, nalaman ng sigarilyo. Ginagaan-gaan lang natin ito eh. Wala kasing sumisita. Kasi pag ikinutba mo to sa ibang masjid, ikaw na ustad, ban ka kaagad forever. Huwag nang pakutbahin yung ustad na yan. Mabuti-buti na lang itong masjid natin dito sa Star Mall, hindi ka binaban kahit ano yung kutba mo. Ganting pala ng Allah ang mga organizer dito. Hindi ito ikinukutba at dahil hindi ito ikinukutba, hindi nalalaman ng mga Muslim na ang sigarilyo pala haram, hindi makruh. Number 3, nalaman ng sigarilyo na hinihitit mo, carbon monoxide. Ano ang carbon monoxide? Yang usok na lumalabas sa tambutso ng sasakyan mo. Ang tawag riyan, carbon monoxide. Imagine mo yung tambutso mo ang hinihitit mo. Number 4, nalaman ng sigarilyo, nicotine. At ano ang siya ng nicotine? Itanong mo sa mga diksyonaryo na standard. Nicotine, nakakalason at nakakaadik na elemento na matatagpuan sa sigarilyo. Nakakaadik. Yung mama, kayang-kaya niyang tiisin ng gutom kapag Ramadan, maghapon. Kayang-kaya niyang tiisin ng uhaw maghapon sa Ramadan, ngunit hindi niyang kayang tiisin ang sigarilyo. Adik na siya.
ata sabi niya di makruh bro. Anong makruh? Haram na nga yan, pinapasok pa sa katawan mo, lalo na sira, lalo na peste ang iyong fasting. Allahu Akbar. Mga kapatid, saan ang pananampalataya? Ito ngayon ang tanong. Nangitim na ang noo mo sa kasusudyod. Palabigay ka ng sadaka. Nang papasting ka, nagsusunat, ang dami mong gawain, nagawa na ibada, nang dahil sa usok na pumapasok sa katawan mo, basura, burado lahat ang iyong mga ibada. Mag-iingat ka sa iyong mga ibada na huwag ma-invalid, huwag mabura, ngunit ang sigarilyo, pampabura ng ibada. Gusto mo ng katibayan? Hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang maliit lang nagatiting na makapasok sa iyong katawan. 40 days, 40 araw na ang iyong mga sujud, ang iyong mga dua, ang iyong mga ibada, useless. 40 days. Kaya mo yun? Ha? Kaya mo na matapon ang iyong mga good deeds alang-alang sa sigarilyo? Sige na. Hadith ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumusumpa ako sa Allah na may hawak ng aking buhay anya. Kapag ang isang tao kumain ng isang maliit na bagay na haram, walang tatanggapin ng Allah sa anuman sa kanyang mga gawain 40 araw. Gaano ka nakatagal nagsisigarilyo? Ilang taong ka na naninigarilyo? Yung fasting mo, useless. Mahawa ka sarili mo. Ha? Mag-desisyon ka na ngayon. Ngayon mismo. Huwag bukas. Ngayon mismo. Masakit ang khutbah na ito, ngunit kinakailangan marinig mo. Mag-desisyon ka mismo sa araw na ito. Dahil paglabas natin, pag nanigarilyo ka, itong sala mo, useless. Yung hadith natin binasa. Anumang gawain na kabutihan, 40 days, useless pag may ipinasok ka sa katawan mo na haram. Kumpirmado ng lahat ng ulama sa buong mundo, mga ulama na nakakaintindi sa medical reports, ang tanging ulama na magsasabing makro, ignoranting ulama tungkol sa medical reports, dahil ang mga ulama na alam nila ang epekto ng sigarilyo, hindi siya magbibigay ng ruling na makro. Ang tanging magbibigay ng makro na ruling, yung hindi niya alam ano ang latest na nagaganap ngayon sa medical research tungkol sa sigarilyo. At maliban pa sa sinusunog mo yung baga mo, sinusunog mo yung puso mo, sinusunog mo yung lalamunan mo, sinusunog mo yung pagkalalaki mo, maliban pa riyan, binubura mo ang mga ibada, maliban pa riyan, sinusunog mo ang pera mo. Kung yung pera na susunugin mo, ilaglag mo na lang sa sadaka box, pambayad ng renta ng masjid na ito. Maghanap ka na lang kaya ng masjid na malalaglagan mo ng sadaka box mo sa tuwing gusto mong manigarilyo. Dahil kung haram ang pagiging gastador, mas lalong haram ang sunugin mo ang pera mo. Wa ati dal kurba hakahu wal miskina wa abnas sabili wa la tubadhir tabdhira. Tungkol ito sa gastador. Gano'ng kasama ang gastador? Ano kaya kung hindi gastador, sinusunog mo yung pera mo? Allahu Akbar. At ibigay sa kamag-anak ang kanyang karapatan at sa mahirap at sa mandalakbay, ngunit huwag maglustay sa paraan ng isang gastador. Bakit hindi pwede? Karugtong. Innal mubadhirina kanu ikwana shayatini wa kana shaytanu li rabbihi kafura. Malapit-lapit na pagkahulugan. Katotohanan, ang mga gastador ay mga kapatid ng mga shayatin, at ang shaytan ay kailanman walang utang na loob sa kanyang Panginoon. Mga kapatid, sa pananampalataya, 4 ang tandaan mo sa sigarilyo. Winawasak mo ang iyong katawan, binubura mo, pinakamahalaga ito, binubura mo ang iyong mga ibada, sinusunog mo ang pera mo, tinutupok mo kaluluwa mo sa impyerno apoy.
Sa tuwing magsisigarilyo ka, sa tuwing bibili ka ng sigarilyo, isipin mo itong apat. Itong apat na ito. Winawasak mo ang pagkalalaki mo. Winawasak mo ang puso mo. Winawasak mo ang baga mo. Ang iyong mga sujud useless, ang iyong mga pasteng useless, ang iyong mga zakah walang kwenta, basura. Ang iyong mga sadaka, basura. Ang iyong mga ibada, basura. Number three, pera mo sinusunog mo. E kung yung pera mo, ibili mo ng 1 kilong bangus, 1 kilong bigas, ipaluto mo sa misis mo, at pagpapawisan pa kayo sa sarap. Sinulo mo, hinitit mo ng hinitit. Allahu Akbar. Number four, isipin mo, tupok sa apoy ang kaluluwa mo. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mag-isip ka, bumangon ka, mag-isip ka, huwag kang manatiling alipin ng sigarilyo. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mga kapatid sa pananampalataya wala sa paksa hindi ito kasama sa paksa. Ngunit nakita natin ang mungkar. Pag nakakita ka ng mungkar, kailangan sitain mo. Kung hindi, kasama ka sa kasalanan. Maliban kung mayroon kang valid reason, bakit hindi mo pwedeng sitahin? Ano yung mungkar na para-parati nakikita natin sa mga masjid kapag Biyernes? Kapag ang imam ay nagkukhutba at nagsalita ka na mamum, ang sala mo, basura, invalid. Kahit na magturo ng mabuti, magbawal ng masama, haram para sa ma'mum kapag nakatayo ang katib at nagkukutba. Kahit na sabihan mo lang yung katabi mo, bro, wag ka maingay, wala ka na rin sala. Kahit na sagutin mo yung bati ng brother mo, bro, assalamu alaikum, wa alaikum assalam, wala ka na rin sala. Katibayan? Sabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit yawm al-jum'ati wal imamu yakhutub, faqad lagawt." Kapag sinabi mo, tumahimik ka. Huwag kang maingay. Sa katabi mo, kapag Biyernes, habang ang imam nagkukhutba, pinawalang saysay mo ang iyong sala. Ilang Biyernes, isang taon, 52, Gregorian calendar, 51, Hijri calendar. 52 Fridays, lahat ng Biyernes mo waldas, lahat ng Biyernes mo useless, dahil nagsasalita ka, nagbubulungan kayo, nagsilpi-silpi ka pa, o kaya nag-text-text ka pa. May mga tao, lalo na kapag mga malalaking masjid, sa labas naghihintay, hinihintay ang ikamat at lahat ng makita, bye-bye, hello, kumusta ka? Wala na kayong sala? Allahu Akbar, 52 Fridays! Taon-taon, tatlo lang na Biyernes na sadyain mo na hindi mo pagsalahan. Lalaki tinutukoy, lalaki. Obligado sa masjid, mga lalaki, ng Biyernes. Tatlo lang na Biyernes na hindi mo pagsambayangan na wala kang valid reason. Kailangan ka magsyahada muli dahil lumabas ka na sa Islam. Ano pa kaya 52 Fridays? 51 Fridays? Mga kapatid, sa pananampalataya, mag-text-text ka, wala ka ng sala. Maghawak-hawak ka ng tasbih, wala ka na rin sala. Katibayan? Wa man massal hasa, faqad laga.
Sino man ang humahawak-hawak sa isang bato ay pinawalang saysay ang kanyang sala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, pagbutihin natin yung ating mga sambayang. Balikan natin yung kutbah. Topiko natin. Pakaisipin mo ang iyong mga sujud na masasayang. Kahit hindi mo naisipin yung baga mo susunugin, hindi mo naisipin yung puso mong susunugin, yung ibada mo, yung sujud mo, yung sala mo, yung fasting mo, yung mga gawain mong pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, useless, mabubura lahat dahil lang sa sigarilyo. Ngayon, mag-desisyon ka. Matanda ka na, maisip ka na, mag-desisyon ka. Yung sala mo o ang sigarilyo mo? Yung sadaka mo o ang sigarilyo? Alin na mas mahalaga sa iyo? Yung tahajjud mo o yung sigarilyo? Yung fasting mo o yung sigarilyo? Mamili ka. Mag-desisyon ka. Buhay mo yan. Desisyon ka. Ngayong araw na ito. Alin na mas mahalaga sa iyo? Kaligtasan mo o sigarilyo?